Ang balsang ito ang naging bihikulo ng ating mga katutubo, hindi lamang bilang transportasyon, bagko sa pagbabahagi ng kanilang kultura, sining, wika at panitikan. Patuloy ang kanilang pagpapatangay sa agos upang makadaong sa pinakaiingatan lang tribu at lipi, ang Atamanubo. Samahan niyo kami at sabay nating galugarin ang mayamang kultura ng Atamanubo sa aming konseptong papel na pinamagatang Pagahod sa Balsa, isang kwalitatibong pag-aaral sa pagpapanatili ng wikang Atamanubo sa kadauyan. Ang pagpreserba sa isang dialekto ay mahigit pa sa pangangalaga nito upang manatiling buhay, maging ang pagpapayabong sa bawat aspektong kultural dahil ang lingwaheng ito ay representasyon ng bawat isa, Writer 2018. Ang mga wikang katutubo ay patuloy ng pinapausbong sa bansa bago pa man ang panahon ng pananakop ng mga Banyaga, Enriquez 2012 at Reed 2009. Gayunpaman, ang mga katutubong wikang ito ay nakaharap sa malaking hamon kung paano mapreserba dulot ng mga dominanteng wikang umiiral sa lipunan na kanilang ginagalawan, Year of 2016. Dagdag pa dito, ang pandemya ay banta sa mga katutubong wika ng etnikong pangkat sa buong mundo, Salanbak 2010. Isang malaking hamon ang pagpreserba ng isang katutubong wika, lalong-lalo sa panahon ng pandemya na kung saan halos ang mga nakatatandang pinuno ng tribo ay nadapuan ng COVID-19, din 2021. Sa bansang Pilipinas, tinuturing na biyaya ang kulturang pamanang wika, subalit dala ng globalisasyon at kolonisasyon ay hinay-hinay nang nawala ang pamanang ito. Verse 2030. Pasasalamin din ang ating bansa na maraming mga etnikong pangkat ang dumadayo at nakikipagsapalaran sa mga syudad upang maghanap ng trabaho at kabuhayan na nagdala sa kanila na yakapin ang bagong kultura. Marceli 2017. Bilang pagtugon sa mandato ng National Commission for Culture and Arts, NCAA, na mapreserba, mapayabong at mapangalagaan ang mga kultural na pamanang sining, panitikan at higit sa lahat ang natatanging dialekto ng bansa. Ito rin ay pinagtibay ng Republic Act No. 10066, National Cultural Heritage Act of 2009, na layon ay mapanatili at mapangalagaan ang mga katutubong wika na matatagpuan sa bansa. Sa Sitio Talos, Barangay San Jose, Bayan ng Santo Tomas, Lalawigan ng Davao del Norte, matatagpuan ang mga Atamanubo. Kapansin-pansin ang kanilang katatagan at paninindigan sa kanilang kultura, lalong-lalo na sa kanilang wikang Atamanubo sa kabila ng paghatak ng panahon. Subalit, nakamamangha na sa kabila ng mga pagbabago, lalo na ngayong panahon ng pandemya, nagawa pa rin ipreserba ng mga Atamanubo ang kanilang itinuturing na yaman, ang kanilang wikang katutubo. Bagamat may mga pag-aaral na ukol sa pagpapanatili ng mga wikang katutubo, subalit wala pang pag-aaral hinggil sa tribong Atamanubo sa tribal community ng Talos sa bayan ng Santo Tomas. Ang aming pananaliksik ay nakatuon kung ano ang naidulot ng pandemya sa pagpapatibay ng mga Atamanubo sa kanilang wikang katutubo. Sa pag-aaral na ito, nais naming malaman ang mga naging dulot ng pandemya sa pagpapanatili ng katutubong wika ng Atamanubo sa Sitio Talos, Barangay San Jose, Bayan ng Santo Tomas, Lalawigan ng Davao del Norte. Gayun din, ninanais naming malaman ang mga hamon at kung paano nalampasan ang mga nabanggit na hamon ng mga pinuno ng tribong Atamanubo ukol sa pagpapanatili ng kanilang wikang katutubo. Bukod pa rito, nilalayon ng pananaliksik na ito na masagot ang mga sumusunod na katanungan. Upang may sakatuparan ang mga nasabing layunin, ang mga mananaliksik ay gagamit ng disenyong kwalitatibong pag-aaral at pinomenolohikal na dulog sa pagsusuri para makuha ang mas makabuluhan at tamang pag-unawa kung paano pinanatili ng tribong Atamanubo ang kanilang wikang katutubo sa gitna ng pandemya. Sa proseso naman ng pangangalap ng mga kasagutan sa mga inilaang tanong, kami ay dadaan muna sa mga hakbang na iminukahi ni Kressel 2012. Una, humingi ng pahintulot ng mga partisipante sa pagsasagawa ng pag-aaral. Pangalawa, ang pagpili ng mga partisipante na mayroong magkakatulad ng mga karanasan sa pinominang pinag-uusapan. Pangatlo, panganghalap ng datos mula sa mga pagkukunan. Pang-apat, pagtala ng mga datos. At pang-lima, panganghalap ng datos sa isang sensitibong pamamaraan. Samantala,
ang aming mga magiging partisipante sa pananaliksik na ito ay ang pitong dato ng tribong Atamanubo sa Sitio Talos, sapagkat bilang pinuno, sila ang may sapat na kakayahang sagutin ang aming mga katanungan. Isa sa ilalim din namin ang aming mga magiging partisipante sa pinalalim na panayam o in-depth interview at pangkatatalakayan o focus group discussions upang makalap namin ang mga kinakailangang datos. Maliban pa dito, ang mga makukuhang datos ay dadaan sa mga pamamaraan tulad na triangulasyon, paulit-ulit na pagtatanong at member checking upang matugunan ang isyu ukol sa kredibilidad ng aming pananaliksik. Sa kabila ng banta ng pandemya, iba yung pagpupursige ang ginawa ng tribong Atamanubo upang mapanatili pa rin ang kanilang katutubong wika sa mga puso ng mga katutubo. Dahil dito, ang pananaliksik na ito ay mahalaga para mabatid ang mga karanasan ng mga Atamanubo sa pagpapanatili ng kanilang wika katutubo sa panahon ng krisis at sa mga sumusunod na individual. Sa komunidad ng IP, mahalaga ang pag-aaral na ito upang mamulat sila sa mga karanasan at hamon sa pagpapanatili ng katutubong wikang Atamanubo. Bilang isang kasapi ng komunidad ng IP, tungkulin nila ay ang maging maalam upon sa mga pangyayaring nagaganap sa kanilang mga kauri. Maaari rin itong maging batayan upang sila ay makakuha ng mga ideya at konsepto hinggil sa pagpapanatili ng kanilang mga katutubong wika sa gitna ng pandemya. Sa kagawaran ng edukasyon, ang pag-aaral na ito ay magsisilbing ugat upang makapagsagawa ng angkop at wastong mga pang-akademikong aktibidad na magpapanatili ng mga katutubong wika at mapaigting pa ang pagtuturo ng MTV, MLE, kontekstualisasyon at lokalisasyon sa pagkatuto. Maaaring makahikayat ang pananaliksik na ito na sa halip na gawing pamantayan ang wikang Ingles at wikang Filipino sa mga mataas na pampublikong paaralan ng Sangay ng Davao del Norte ay pagsisikapan nilang tanggapin ang paggamit ng mga wikang katutubo upang lubos na mapanatili ang kahalagaan nito. Sa mga lokal na pamahalaan, ang pananaliksik na ito ay mag-uudyok na bigyan ng sapat na atensyon ang mga wikang katutubo at maprotektahan ito sa kabila ng krisis. Bukod pa rito, gamit ang pananaliksik na ito, mabibigyan ng halaga ang mga katutubong wika sa gitna ng pandemya at maaaring mapanatili at maprotektahan ang kaayusan at istruktura ng mga katutubong wika. Sa mga mananaliksik, ang pag-aaral na ito ay magsisilbing patnubay sa mga gagawin pang susunod na mga pag-aaral ukol sa wikang katutubong Atamanubo. Ang magiging resulta rin ng pag-aaral na ito ang magiging batayan ng mga mananaliksik na nais magsagawa pa ng pag-aaral ukol dito. Sa pagtatapos ng aming pananaliksik, inaasahan na kami ay makabuo ng 6-10 pahina ng saliksik na masusing tutugon sa paksa ng aming pag-aaral. Maglalahad ng mga konkretong kasagutan batay sa nakalap ng mga karanasan ng mga Piling Atamanubo sa pagpapanatili ng kanilang wikang katutubo sa matagal na panahon. Kabilang na ang bibliography, appendix at iba pang anotasyong ginamit sa pagbuo ng pag-aaral na Pag-aod sa Bansa, isang kwalitatibo pag-aaral sa pagpapanatili ng wikang Atamanubo sa Kadawian. Nasasaksihan man natin ngayon ang makulumlim na tagpo ng mundo dahil tayo'y iginupo ng COVID-19, subalit ito ay may bubukas ng panibagong pintuan upang ang isang lipi ay umabot. Muling manumbalik ang tingkad ng isang kulturang unti-unting kumukupas. Ito po si Danica Earl Catalan. At ako naman si Joshua Paginawan. At ako si Ralph Tabanao. Magandang araw!